Magandang hapon mga idol. Lalabas po kami ngayon. Sa punteriya po namin ngayon ay mga paniki po, mga fruit bat. Sinabihan po tayo ng doon taga Abilang Bayan kasi namimesti po sila ng mga tanim ng itong rambutan po at sa mga lansonis. Kasi pag hindi po daw binabantayan yung lansonis nila at saka rambutan, wala pong aanihin. Kaya tuwing may lansonis po at saka rambutan, tinatawagan po tayo para bawasan yung peste ng kanilang mga prutas. Kaso, pagdating po sa fruit bat, hindi po tayo makakapag-video. Kasi wala po tayong pang night vision. Hindi po natin kayang bumili ng night vision. Kaya po mga idol, ang gamit na natin sa pamamaril ng fruit bat, dalawang CO2 man lapat, long barrel, 27 po ang barrel niyan. Sana po makaano tayo ng fruit bat mamaya, gawa ng malaking provision po sa lansonis yan at saka sa rambutan. Kaya po mga idol, update ko na lang kayo mamaya. Kaya nga po pala, kaay ko, kasama ko pong magbabawas ng peste sa rambutan at saka sa lansonis. Mga idol, yan po yung aming binabantay ang puno ng kao. Yan po kami mamamari ng fruit bat paniki. Yan idol, nakaisa na tayo. Isa na katang fruit bat. One shot. Hindi mga idol, ma-update ko kayo mamaya. Ayan mga idol, nakadalawa na tayo. One shot ulit. Nakasabit yun o. Ayan. Palalaglagin natin, tinamaan sa ulo. Ayan mga idol, ang ating huli. Nakasampong paniki, isang zebra dub at saka isang palakaan ang tawag dito sa amin yan, kabakab. Hindi ko alam kung anong tawag sa ibang lugar niyan. Tawag niyan dito sa amin ay kabakab. Yan, tapos isang zebra dub, 10 paniki. Ito ay natimbang po ng siguro may kalahating kilo. Kukunin ko na timbang. Ayan yung timbang ng isa ay kalahating kilo. Ayan po ay napakalakas pong kumain ng rambutan at saka itong lansonis. Pag ayan po hindi nabantayan ng mga lansonis at rambutan, wala pong aalihin ng mga may-ari. Kaya po pinapabawasan yung mga peste ng lansonis. Ayan po ay binabayad pa dito para bantayan lang po yung lansonis, siniupa po yung pagmamaral sa kanila para man po kahit papano sila may aanihin. Ayan po. Karamihan po naman ang huhuli namin lalaki. Mga lalaki po yan, wala pong babae. Ayan po. Hindi ko po lang alam yung sibak kung pumakain niya, pero ito masarap po ito. Masarap po yung ginataan. Kahit kaldereta po, masarap yan. Sige mga idol. Namaya po ang kasunod ng pagsa-shoutout. Ayan mga idol. Nalinisin po yung aking huli sa gabi. Ito po pag nanguhuli namin sa gabi, maga na po nililinis. Hindi ko po may pakita sa inyo yung actual na paglilinis kasi bawal po sa YouTube ang dugo. Baka po tayo ma-disqualified dyan. Paglilinis po ng ganito, tsaka isang una pa nga, pasensya po sa mga ma-viewers ko na hindi po kumakain ng ganito. Pasensya na po kayo at kayo mong po yung nandidiri sa ganitong fruit bat. Ito po ay andito sa amin ay talagang kinakain po ito. Parang halos first class po dito sa amin ito. Pinagpapalit po ng iba ito sa mga ibang karne. Mas gusto po nila ito.
Mas gusto po dito sa amin. Kasi malinis po siya, ay katas lang po ng prutas ang kinakain nila. Hindi po total yung prutas ay kinakain nila, kundi sinisipsip po nila yung katas ng prutas, at saka pinagsipsipin po nila ay tawag po na sa amin dito ay pinagsapahan. Yung pinagsipsipin po yung niluluwa nila. Yung katas lang po mismo ang kinakain nila. Kaya pasensya po sa mga viewers at subscriber na hindi po kumakain nito. Napaliwanag ko lang po sa inyo. Hindi ko po makikipapakita sa inyo actual na paglilinis, kasi bawal po talaga ang dugo sa YouTube. Baka po tayo matanggal dyan. Ito po na lang po sa inyo. Ang pagtatanggal, paglilinis po nito eh, dapat po maalis mo yung lahat ng kanyang nagbibigay na masamang amoy sa kanyang karne. Hindi mo po maalis yun, hindi mo po pakikinabangan ng kanyang karne. Pero masarap po siya. Pag marunong ka po maglinis, wala ka pong maamoy. Patali, ito po pag nahuli nyo po, mapanghi po talaga siya. Kasi ano po siya, pag natutulog po siya o na ano, nakatuwad, nakatiwari, ang ulo niya po nasa baba, kaya pag umiihi po siya, naiihian niya po yung kanyang buong katawan, mabalahibo po siya, dumidikit po yung kanyang panghi sa yung amoy ng ihi sa kanyang katawan, kaya po siya ay pumapanghi din. Pero malinis po siya, kasi wala po naman siyang ibang kinakain kundi mga katas lang ng purutas. Gusto ko man po ipakita sa inyo ang aktual na paglilinis, kaso hindi po pwede. Ang pulani-pulan dito, ang dapat niyo pula tanggalin eh, para lang po kayo nagbabalat ng palaka. Puputulin niyo po muna yung dulo ng pakpa, yung dulo ng paa, tapos bibiyakan niyo pula ng kaunti sa likod. Kunting hiwa lang po, pag nabiyak niyo lang po yun, magdalin niyo lang po siya tilagin. Tsaka yung ulani niya po sa ilalim ng kilikili, may dalawa po siyang kulani na halos na gabutil ng mais. So yun lang po tatanggalin niyo. Dito po yung kinakain, pati yung ulo at saka yung laman loob. Tinatanggal po lang sa manlaman loob eh, yung abdo. Abdo lang po, wala na po tatanggalin. Kasi yung laman po ng laman loob eh, katas po ng mga prutas. Medyo may ano po, nagputol po ako ng paa. Tsaka lulo po ng paa, tsaka pakpak. Yung pong wala na, yung putol po ng pakpak. Yung pong wala na siyang laman, wala ka na putol po talagang makakaing laman. Doon po ang putol nun. Tapos ay konting-konting hiwa lang po sa likod na halos 1 inch lang po o 1/2 inch. Basta't may makahawakan ka lang po, okay na yun. Lahat po ng huli namin ay puro lalaki. Tagal na po namin namamaralangin ito, hindi po kami bihirang-bihira po kami nakakahuli ng babae. Karamihan po lalaki, kaya po hindi rin siya nauubos. Kasi ang babae po naiiwanan. Yung taba po sa likod, huwag na po tatanggalin kung sakali po kayo maglilinis. Ang inaalis lang po talaga, importante yung nasimula po may balikat. Hanggang din sa puno po ng tainga, dapat maalis mo po yung parang pag-alis po ng balat, yung halos sa parang ikalawang balat niya, yun po yung puro kulani. Pakikita ko na rin po sa inyo sa susunod dito, sa susunod ko pong video, yung pag luluto, para makita nyo po pagluluto. Yung pagluluto ko po nito, ano lang, madali lang siya, ano. Pag sinachap-chap nyo na po, ano pong gusto nyo, laki ng hiwa nyo, baka kayo po masusunod. Pag tatantad nyo po, itachap-chap nyo,
Lagay niyo po sa kaserola, sa kaldero, sa kawali. Pagkahugas niyo po, diretso doon. Tapos lagyan niyo po ng lemongrass sa ilalim. Bayaan niyo pong kumulo ng ano, kumulo ng kumulo. Huwag niyo pong tutubigan. Lalabas po yung sarili niyan sa baw. Pag alam niyo pong lumabas na lahat ng sabaw, yung laba, lahat ng kanyang tubig sa katawan, binanlian niya yung sarili niya sa sarili niyang tubig. Tatanggalin niyo na po sa kaldero, kawali o kasirula, aahunin niyo na po. Hugasan niyo po ng bago ng 2 times or 3 times. Saka niyo po igigisa sibuyas, bawang, luya, tapos bagong lemongrass po ulit. Tawag dito tanglad. Hindi ko po alam tawag sa inyo kung ano. Tawag dito po sa amin eh, tanglad di kayo, salay. Pero kadalasan po dito tawag sa Quezon, salay. Gigisa nyo po muna dun sa mga tawag kayo, Ricardo. Ricardo na, Ricardo. Tapos, pag nagigisa nyo na po, mas the best pong mapaalat niya. Toyo. Isasabi po ako ng brand pero hindi po ako nagpo-promote. Mas masarap po ang toyo nilalagay namin pangkaraniwan dito. Hindi po ako nagpo-promote ng product. Sinasabihin ko lang po yung ano, mas the best pong ginagamit namin toyo is Select. Kasi yung ibang toyo po ay medyo para siyang may pakla. Pangalat nyo po ay toyo. Bahala po kayo kung anong gusto nyo toyo, kung anong brand ninyo. Pero sa amin po ay Select. Pagkatapos muna na edi, pag naano muna po, nagisa na siya, nawala na ulit siya ng tubig o sabaw, lalagyan nyo po na ng gata. Yung ikalawang gata, yung po pampalambot. Lumambot na po siya, lagyan nyo na po ng, ipapaglagay nyo po yung ikalawang gata, kung lalaki po. Mahigit. Kung isang ito, mahigit kalahat ng kilo. Lagay nyo po, pag lumambot na po siya, patuyuan nyo, lagay nyo po yung unang gata, tapos dagdagan nyo po ng mga, yung kaya nyo pong anghang, sili. Tapos po dito, inuulam po ito sa kanin. Ulam sa kanin o sa mga tropa, jaming-jaming, konting siyat, tagay-tagay. Ngayon po, masarap ito. Dito po eh, pag yung nagluluto po ako ng ganito, pinag-aagawan po yung bituka. Unang-una po naubos bituka at ulo. Sa akin po, ako nagluhuli, ako nagluluto, ako naglilinis. Paborito po dito yung ulo. Napakasarap po ng utak. Malinamnam siya. Mas malaki pa po siya sa utak ng manok. Mga 4 na parte ang utak ng manok dito sa utak niya. Malaki po ang utak niya. Mamaya na po tayo magsa-shoutout pagkatapos po natin maglinis. Sa mga ano diyan, secret subscribe, secret viewers ko, mag-subscribe na po kayo. Saka huwag niyo pong una, huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-subscribe, saka mag-share. Saka pindutin niyo na po yung notification bell para lagi kayo updated sa aking mga video. Ako po eh, ang trabaho ko eh, minsan, binibidyo ko po yung trabaho ko. Kahapon lang po, nagpalit ako ng side wheel ng tricycle. Hindi ko po na-videoan, nakalimutan. Nalibang po kasi ako sa ano, kay istorya nung may-ari. Binantayan po ako. Ano po yun, palit po ng, kabitan po ng gulong at saka align na din. Kasi hindi ka po pwedeng magpalit nun nang hindi mo i-align. Sige mga idol, update ko na lang kayo mamaya.
Mga idol, shout out muna tayo. Tapos na tayo maglinis ng ating huli. Shout out po kay Boy Hunter. Agano PH. Shout out din kay Boy Hunter TV. Shout out kay Glenn Huntley. Shout out din kay Albon Sino. Shout out din kay Baradak ni Ani TV Mix. Shout out din kay Luis Carlo Batak. Shout out din kay Kuya Mark TV Vlog. Shout out din po kay Raph and Ram TV. Shout out din sa aking asawang si Lanilin. Shout out din sa Bacolod Hunters TV. Shout out din kay Isko Masyon sa Kahit Din Bata. Saka shout out din kay Jay Prudente, magpakita ka naman sa akin kung nasaan ka. Parang nataganan ka na yata ng eyes mo. Medyo marami-rami ito mga ka-idol, mga idol. Medyo marami-rami ito mga shout out mga bagong subscriber natin. Saka mga bagong secret viewers ko dyan. Pwede nyo namang i-share. Saka mag-subscribe kayo at saka huwag niyong kalimutan mag-subscribe ng notification bell para lang. Shoutout tayo kay Hunter Tulix Vlog. Shoutout din kay Celine Din Juan Reyes. Shoutout din kay Captain Juan. Lapit-lapit ka na. Ilang hakbang na lang, nandiyan ka na. Shoutout din kay Carnival Assorted. Asura ba ito? Assorted o Assisted? Shoutout din kay Master Ergan Works RM. Sir, magandang bago po sa iyo. Shoutout din kay Johnny Bilin. Shoutout din ka sa M3BCP. Shoutout din kay Ramjo Vlog Official. Shoutout din po sa kay Kulaki Hunter. Shoutout din kay Ray Carlos Hampton Vlog. Shoutout din kay Bisdak Hunter TV. Shoutout din kay Hunting TV Vlog. Shoutout din kay Explore Rough Hunter. Saka sa bago kong subscribers kay Pards Dwin in Dubai. Magandang araw sa iyo Pards. Sana ay huwag kang magsawang manood sa akin mga kay lahat, sana ay huwag kang magsawang manood sa akin mga video. Shoutout din kay VH Hunter Vlog. Shoutout din kay RJ Ergan Adventure. Ganun din kay Kaputok TV. Shoutout din kay Kadapo Hunters Vlog. Saka shoutout din kay Asador. Shoutout din kay Reynald Hunting Vlog. Saka kay shoutout din kay Kapampangan Hunters. Idol, ingat-ingat. Shoutout din kay Echo Sniper. Shoutout din kay Joel Hunting Vlog. Shoutout din kay Wild Spot Hunter. Saka shoutout din kay Tinsay TV. Ingat-ingat din sa Japan. Sana ilang ka maraming huli sa iyong pamimiwas, pamimingwit. Saka ganun din sa Mindanao Air Gunner. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout din sa Hunting Master. Shoutout din sa JP Hunters TV. Shoutout din kay Jayski Hunter TV. Saka shoutout din kay Boy Hunter. Ito pong Boy Hunter na ito eh, ano po ito? Dalawa yung bukod po yung Boy Hunter at saka Boy Hunter TV.
Shout out po lahat sa mga gunner, saka sa mga hunter. Sana tulong-tulong tayong wala tayong kumalan. Sino yung nasa baba, dapat ilahan tayong pataas. Para sa ganun, pare-parehas tayong pare-parehas tayong bisyo, pare-parehas ng hilig. Magkakapatid tayo pagdating sa airgun. Magkakapatid tayo sa ating mga laruan. Kahit ano pang laruan natin, mga sinauna man yan, mga bago, maganda man o ano, pare-parehas tayo ng hilig. Dapat tulungan tayo. Sige mga idol, God bless lahat. Ingat-ingat po sa lahat ng bawat labas natin. Kahit naglilibang tayo, hindi natin alam yung mga nilalakaran natin kung ano man ang mga matutungtungan natin. Okay mga idol, hanggang dito na lang. Bye. God bless po sa lahat.